If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings. Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. But godliness with contentment is great gain. For we put nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lusts, which draw men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. I pray na kayo pong muna lagi sa aming Panginoon, matawarin sa aming kasalanan, Panginoon. Again, ito naman ay makikita namin isa sa mga dapat tayong maintindihan, Panginoon, yun sa mga bata, Panginoon, sa mga datiya na, mga adults, Panginoon, na ito po daw, according to you, is the root of all evil. So, evaluate mo namin ang buhay, especially sa gitong bagay, finances. I pray na kayo pong malalati at magtuturo at magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title lang po natin dito is Root of All Evil. Okay, intindi, no? So again, recap, mabilis. Chapter 1 po tayo, the end of the commandment is love. Or charity, the end of the commandment. Then, good conscience, faith and truth, or verity. Let the woman learn, desire good work, mystery of godliness. Trust in the living God, example of the believers, that they may be blameless. Keep thyself pure in the word and doctrine. Yung last week po. No? So, napakaganda ng mga tema dito. Pwedeng magandang series, no? Kasi pag sinuma mo yan, tinitingnan mo, makakukuha mo yung buong gusto sabihin ni Paul sa kay Timothy and others. No? So, yan. And hindi matapos yan, isa perhaps sa pinakasikat no, na verse dito sa Timothy ito. Diba? Kinabisado rin natin yan. At hindi lang 10, pati 9. Kasi applicable yan eh. Diyan ang galing yun eh. At ngayon, isa-isayin natin na makikita natin lalo yung mas malaking context. Hindi lang pera yan, trabaho, okay? And then, contentment. Ganyan pong tema nito eh. Itong first part. Kaya isa-isa na natin. Let's start. Baka mga tokin ha. Ito kasi yung mga ano talaga eh, no? Gabi. Pero... kaya nanginay ako, wala si Raven. Diba? Ganda pa naman nating topic. So, ang hirap talaga sa trabaho, diba? OT daw, OT. Ang pera yun. Diba? Ayun ang pag-uusapan natin. Pera. Okay, mahalaga po ang pera, pero napakalalim ito. So, umpisa na natin. Gusto ko muna sabihin, no, kasi pag tinignan nyo yung ibang, actually, pag tinignan nyo yung mga modern version nga, interesting, kasi yung mga ganitong klase ng aral, they shy away from this, eh. Alam nyo ibig sabihin ko? Ibig sabihin, ano yung unang, nung unang nabasa nyo to, unang narinig nyo? Ano yung unang dating sa inyo? Sige nga. Bawal maging mayaman. Bawal maging mayaman. Parang mali, di ba? Parang mali. At yung NIV, tingnan ko na nga yan. Hindi ako sanang tingnan eh, pero... alam ko yung mga ganitong ano, lagi nilang iniiba eh. Okay, wala pa akong... ano ba yung bad yung may NIV? Bible? Online Bible? Iniiba nila itong mga ganito eh.
Gateway yan, gateway. Diba, no? Sigurado yan. 1 Timothy. Tingnan natin kasi dito, gawin natin itong ano, introduction. Makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. Ha? Walang 1 Timothy. Dali ah. Search kasi ito eh. Dali. Pangit naman ito. Eh. Okay, ito na. For the love of money is a root. May root, may evil. Kaso a root. At of is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Okay? Sabi sa Bible na totoo, for the love of money is the root of all evil. So, yan na. So, sa introduction, ha? Inauna, read full chapter. Inauna, 9. Those who want to get rich fall into temptation in a trap and into many foolish and hurtful desires that plunge people into ruin and destruction. So, medyo tama. Tama. Diba? Alas, malinaw. Yun ang gusto kong ano dyan eh. Kasi pag King James naman yung iba, hindi maintindihan that will be rich. So, sinabi at least dito. So, tama. Okay? NIV na tayo. Hindi, joke lang. So, pero dito, the love of money is the root of all evil. Sa Tagalog lang ha, baka iba, inaantok na. Medyo ano tayo ngayon. Tutok tayo ha. Yung sabihin ng isda, siya talaga yung ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya ganito yung objection na iba, eh, hindi naman yan. Eh paano yung walang pera? Eh di gusto na naman pera. Eh paano yung marami ng pera? Gusto pa rin ng pera. At ang pera po, hindi lang yan basta papel. Kaya ngayon, alam nyo naman yan, may GCash na. May utang din, meron din yan. Equivalent ng kunwari, gusto mo ng magandang sasakyan, ano equivalent niyan? Pera. Diba? Kasikatan. Uy, ba yun, master? Ha? Meron din yun eh. Paano nila kinukuha yun? At bakit pa nila gusto maging sikat? The more na sikat ka, maangkat ka ng pera. Ginagamit nila yun. Amen? Eh, yung mga bata, wala pang pakialam sa pera yan eh. Ganun ba yun? Totoo ba yun? Si Ryzen, wala nang alam sa pera yan eh. Pero anong pinag-aagawa nila? Laruan na binibili ng pera. Kasi yung pera po, abstract, ano yan, idea yan eh. So, hindi lang siya yung papel. Value yan, o power, or yan po yan eh. Kaya yan ang pag-aaral natin ngayon. At again, maraming ma-include dito. Trabaho, contentment, nabanggit ko kanina, ayan, magkakasama po yan. So, pero ito yung title natin, The Root of All Evil. So, maganda yung mga ganitong bagay kasi yung mga ganito statement, either totoo o hindi, eh, kasi sinabi sa Bible. Eh, si Paul lang nagsabi yan eh. Hindi, Bible yan eh. Diba? Kung sinabi niya, tinuturo niya kay Timothy at sa atin, alam nyo hindi totoo yan. Totoo yan. Okay? So, kaya makikita natin ngayong gabi. Kaya nakapanginahin, wala yung iba, pero ganun talaga. Mga malalampasan nga pag hindi ka tatapat. Okay? So, isa natin. So, sabi dyan, let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. So, say natin, ang haba nun eh.
So, sino dito yung hindi servants? Paano yung mga boss? Servants din yun eh. Ano ba yun? So, lahat tayo, kaya kailan lang, sino ba yung kausap ko na naman na kaya siya gusto daw niya? Ay, ako, gusto ko. Walang boss. Pag nag-business ka daw, wala kang boss, di ba? Kaso boss mo yung customer. Pag hindi mo plinish yung customer, wala kang business. Okay, kaya maganda naman itong ginamit is servant. So again, pag hindi, ewan ko na naman sa iba, ginagamit ka sa iba, slave. O yan, tama, di ba? Sabi sa NIV, non-inspired. All who are under the yoke of slavery. Slavery. So right there and there. Ayaw mo nang basahin kasi sabi mo hindi naman to sa ano sa akin, hindi naman applicable to, di ba? Yan ang problema ng mga modern perversion. No? Pero sabi sa Bible, let as many servants. So lahat, di ba? Alam niyo na yung sabi sa John 1:12, sabi doon, but as many as receive him. Ganun din po yung ano diyan. Let as many, ibig sabihin lahat, ganun lang 'yun. Gaano karami servant, lahat tayo. Lahat tayo may boss, di ba? So, pag anak ka, sinong boss mo? Magulang mo. Tandaan niyo 'yan. Huwag kayong masasanay na hindi kayo yung siga-siga kayo. Sisigaan kita diyan eh. Diba? Dapat masanay kayo na may paglilingkuran ka. May nagturo din naman sa'yo, may nagpakain sa'yo. So bakit ayaw mong ano, gusto mo puro laro, ganun. Hindi maganda. Ayan, sinasabi na sa Bible. Paano ba yan? Ito mga matanda na to. Ano ari, si Kuya Edgy. Nagkatabaho ka na bad? Lahat naman tayo, diba? So ito sinasabi mo ng ano, basically, tsaka literally, mamaya, apply natin yan sa ating buong context. So lahat daw dapat ng servant na nasa ilalim ng pamatok. May sabihin nun, lahat nga yun. Kasi nag-servant ka, hindi masama magtrabaho. Okay? Kaya baka bata ako kasi hindi natuto sa akin ng bata ako din. Sa totoo lang, tinuturo sa akin dati, pag nagtrabaho ka, may pera ka na, abroad agad, ganun agad eh. Kaya minsan hindi rin ako nahanda eh, sa totoo lang. Ay wala, kaya alam mo na lamang kayo dapat. Amen? Amen. So ngayon pa lang, alam nyo, lahat tayo naglilingkod, hindi ka dapat nanghihinayang, hindi ka iwas. Kasi maglilingkod na maglilingkod kahit hindi. Yung ayaw maglingkod, maglilingkod pa rin yun. Yung mga adik. O eh, sila nga doon, tingnan mo yung mga adik, may mga boss-boss din sila. Nasa bilanggoan na, mayroon pa ang tawag doon. Mayor. May mayor pa, alam nyo ba yun? Hindi mo maiwasan yan. Iba na, mayaman ka, itataksan ka naman. Oh. So ngayon pa lang, tinuturo sa atin doon, pag tayo mga lingkod, eh lahat tayo lingkod, at nasa ilalim tayo ng pamatok, sabihin talaga naglilingkod. Ang picture niya, yan, nasa yoke na, di ba, yung mga baka, may picture. Sinakita niya yung picture ni Christian. Memorable yun. So, para siya sa Jeremiah. So lahat tayo magtatrabaho, yun lang yung sabihin. Ngayon, ganito daw gawin mo ha. Kasi baka yung iba kasi, kahit, ako napansin ko rin yung kahit mga Kristiyano, iyabang, ba't naging iyabang? Misa natuto ng konti. Misa gusto parang boss na, iyabang. Sa trabaho, kasi yung boss ko, di naman ligtas yan eh. Ano kinalaman nun? Ano gusto mag ano ka lang, sa ligtas lang, eh paano yan? Malitang option mo, di ba? Kasi na, doon pa rin ba kayo? Sa iglesia? Walang problema, di ba? Trabaho lang eh. Huwag nilang papakailan ng religion nyo, yun ang usapan doon. Kaya sa amin, ganun din. Sa amin, may mga rules sa amin doon, talagang bawal ang religion sa usapan. Kasi international ano yun eh. Company. Natama din naman, kasi walang pakailan. Kaya trabaho lang tayo eh. No? Ngayon, ito ang context na inuna dito, hindi binanggit kung mananampalataya yung boss mo o hindi. Okay? So obviously, ang assumption dyan, hindi. Diba? Kasi yung karamihan, lalo sa panahon nila, ilang ba yung ligtas ng panahon nila? Hindi, napaka-konti. Kaya, pero inuutosan pa rin tayo na tayo ay
Ano sabi dyan? Sumunod. Ah, tingnan mo daw yung boss mo na karapat dapat sa paggalang. Eh, pastor, di mo kilala yung boss ko. Alam ko yan, ang taon na nag-aaral. Nag-aaral tuloy. Tatabaho eh. Sari-sari yan. May mabait na boss, may hindi masyado, may konti lang, may hindi talaga. Hindi maiwasan yan kasi iba-iba attitude niyan. Kung paano siya pinalaki, palagay niya, ganun ang diskarte. Depende sa presyo sa trabaho, sa presyo ng boss niya rin. Hindi yan madali din. Pero sabi sa atin, yun yung maging komplikado yung buhay nyo. Sumunod ka na lang. Kahit, eh pastor, paano pag, ano, iglesia ni Manalo nga. So what? Doon ka lang, trabaho lang isipin niya pag nasa trabaho. Katrabaho lang. Hindi kaya pwedeng utusan na maniwala kang si Cristo ay tao. Okay, paano pag bad day? Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Eh, hanggat maaari, umalis ka na. Pero kahit hindi, kahit hindi ka makalis, trabaho lang. Yan ang style dyan. Basta, lumalapit. Huwag kang papayag. Okay? At alam niya rin yan. Nasabi ko na agad sa inyo. Alam niya yan, bawal yan. Wala siyang karapatan. Okay? Ganun din sa lalaki, babae, di ba? Yan ang alam niyo na rinig madalas. Yung lalaki daw, nag-take advance sa babae, pag boss, ganyan. Kahit hindi boss, kahit trabaho lang. Alam niyo na ba yun? Yeah, sabi ko sa inyo, the best sa inyong babae, saan? Maniwala kayo sa hindi, yun ang the best. Saan? Basta, parang di. Imagine mo na. Pag-pray mo na gano'n, di ba, bad? Imagine mo na lang, asawa mo. Hindi maiwasan yun. Ako, siloso pa naman ako. Tama lang yung maging siloso. Amen? Tama yung selos. Ang Diyos, siloso eh. Kasi sa kanya tayo. Kaya ayaw niya ng may ibang Diyos. So ngayon, yung lalaki, syempre, ayaw din ng may, di ba, pinupormahan yung asawa mo. Eh, lalo pag nanood ka ng mga kung ano-ano, normal, ninonormalize yun sa Amerika, di ba? So, ganun, kala mo parang sport. Uliligaw ang asawa mo, ha? Ganun, masira ulo yan. Na-imagine nyo na ba? So, again, ha, mga babae, nag-pray nyo na yun, enable kayo ng Diyos na sa bahay lang kayo. Kasi yun ang the best. Para hindi kayo may take advantage. Ngayon, yung mga lalaki, wala kayong choice. Kayong magkatrabaho. Amen? Tayo pala. So, ito na. Tinuturo ko na sa inyo. Tinuturo ng Bible. Yan ang the best. Sumunod ka. Okay, hindi yan masama. Hindi siya ligtas. Kulto siya eh. Kunwari, Iglesia na Soriano. Sundin mo lang sa trabaho lang. Yan ang sabi dyan eh. Hindi naman sinabing sundin mo siya yung religion niya. Pero iba, ganun din ginagawa. They take advantage din. Okay, nung kami may Bible study dati sa trabaho, sinasigurado ko na walang ganong influence, di ba? Naalala mo yung bad. Nag-usapan kami doon, yung iba gusto gamitin yung influensya, eh huwag yan. Hindi pwede yan. Hindi dapat yan. Dapat kung talagang ano, out of your own will. Okay? At ito yung maganda dito, binigyan tayo ng dahilan. Pag hindi raw natin ginawa yun, kasi katulad nga niyan, yung mga Kristiyanong mayabang naman, eh hindi nga ligtas yan eh. Di aasarin mo, gano'n, di mo sundin, o kaya, anong gagawin mo? Pag ginawa mo daw yun, sino daw mapahiya? Sino mapahiya? Ang Diyos, tsaka yung kanyang katuluan. Di ba? So, Kristiyano ka ba? Diba? Gusto mong gawin kayo sa ano nyo, trabaho. Yung Kristiyano ka ba? Parang di naman. Nagnanakaw ka sa trabaho, kung ano man yan, di ka... So, hindi natin gusto yon. So, yun. Another factor yon. Bukod sa, syempre, gusto mong pagpalain din sa trabaho. Ang pinakamalala, isipin natin na consider natin. Sabihin, sige, medyo ano ka sa Bible. Talagang gusto mong sundin ng Diyos. Eh, sundin mo rin to. Nakakuha nyo ba? Minsan parang iba na conflict dito, pero hindi. Okay? Hindi ang conflict. Kung talagang compromise yung trabaho mo, maghanap ka na ibang trabaho. Ganun kasimple yun. Paano basta ang hirap nga maghanap eh? Hindi rin. Parang kailan lang, di ko nabanggit sa inyo kanina eh. Mag-try din natin yun ha, inasolve natin ng isang araw. Hindi ko alam kung totoo eh, pero yun nga, natulungan natin ng konti. Sana hindi tayo nabudol. Kasi may cancel daw. So,
Kaya ang hirap naman dito tulungan, di ba? So, ba't walang punta doon? Kasi, sa? Servant. Malala. Walang punta doon. Para hindi mapayang ang Panginoon, di ba? So, yun ang isipin na lang natin, hindi mapahiyang ang Panginoon. So, lahat ng ginagawa natin, magre-reflect kasi ang Panginoon. Either maitaas ang Panginoon o may baba. Iba, tinagtatawanan tayo. Pati yung church niya, isa ka pala good church. Ayan. Sana hindi ganun. Doon na lang muna tayo. Ngayon, ito naman, kung yung, yung boss mo, pag sinabing believing, ito po yung mananampalataya din. O di mas maganda, di ba? Yan ang pangarap natin. Hanggat maaari. Nasa sangkakukuha naman yan, di ba? Napakahirap po. Kaya dahil matuto tayong maglingkod kahit saan tayo, hindi ka pwede mamili. Ayun pala, yung ano nga. Kaya ako ata nasabi yun dahil yun, hirap siyang magkasabay. May sakit kasi, di ko alam kung ano. Kaya huwag kang mamimili. Yun ata yung iniisip ko kanina. Huwag kang mamimili ng trabaho. Wala kang karapatan. Lalo kung wala. Ano ipiliin mo? Walang trabaho o yung trabaho mahirap na malita sweldo? O syempre, gusto natin malaki, madali, malaya. E kaso nga kung wala, paano yan? Ano ipiliin mo? Mabuti na yung mahirap kasi wala. Pag nga trabaho ka, natututo ka rin. Kumikita ka ng maliit, kumikita ka. Isa hindi. Men, tandaan nyo yung mga simpleng ganyan lang ha. Simple lang yan, pero maniwala kayo, may encounter nyo yan sa sarili nyo rin. Katulad nung kausap ko ngayon, tsaka yung isa pa dati. Kesyo, nagbabahay-bahay siya, nag-preach daw ng salita ng Diyos, sabay maniningil. Iruin nyo yun. Sabi ko, ba't di ka na lang magtrabaho para, ano, yung kinikita ko dito, ganito eh. Pag nagtrabaho ko, baka mali, paano mo nalaman? Hirap kausap, no? Ayan ha, kaya tinuturoan kayo at alam na alam ko po na hindi ito madali na marami tayo na eh. Kaya nga lamang kayo kasi naririnig nyo to, sinabi salita ng Diyos, pinahiwatig. So mas maganda na mahirapan ka, meron kang dignidad. Amen? Isa nang parang ganun nga, hindi ko nga alam kung totoo yun. Sana totoo, pagtay natin, na dito daw siya sa Sunday, sana. Amen? Okay. So, lalo na pag mananampalataya, dapat anong gagawin mo? Kasi, hindi mawawala po yung boss saka sa kanyang staff. Yun nga, pag hindi parehong mature, nagkakaroon ng friction na tinatawag. Kakagalit, di naman dapat. Eh, nagtatrabaho nga kayo eh. O paano eh, pag nagkasira kayo, di hindi maayos yung business nyo. So, kaya, kompletong Bible eh. So dapat, lalo na pag mananampalataya pa, sabi dyan, let not despise them. So ito, medyo nakakalito po yung wording niya. Pero hindi naman masyado rin. Kasi parang sinabi, sino ba yung them at yung them na nauna? Sino yung hindi despise? Alam niyo na po yung despise, no? Look down. So either yung staff sa boss o yung boss sa staff. Kahit sino pa yung sinabi, huwag mo ilook down eh. Mananampalataya ka ako, mananampalataya din, bakit mo ako inuutusan? Inuutosan mo ba ako? Sino ay inuutosan dito? Taas kamay. Bakit ayun? Normal yan, di ba? Ayaw mo, kaso kailangan. Ha? Matuto ka na. Ganito yan, ha? Pag nasa tabaho ka, hanggat andong ka, tama mong gawin, sumunod. Again, walang compromise, okay? Huwag mo susundin yung alam mong masama. Ngayon, maliit na bagay, katulad nga no, kaya nakausapin natin si Raven. So, ang lagi natin ituturo dyan, hanggat maaari, siyempre, huwag mo i-compromise si church. Eh, paano yan, basta, hindi mo alam yun. Baka i-fire ako, hindi mo alam yun. Huwag kang bibiglang ano, ha? Ibig sabihin, papaalam ka. Okay? Yun yun. Ano mag sasabihin niya? So, iwasan mo yung magkaroon kayong conflict, magkapatid man kayo o hindi. Yan ang sinasabi dito. May binigay din dito, no? Kanina, pag hindi ka maayos sa servant, ikaw ang Panginoon na may mapahiya.
So dito naman, because they are faithful and beloved, di ba maganda nga, mananampalataya ako pareho eh. Huwag mo namang, either ko yung boss, masyadong maliliitan. Maniniwala ba kayo sa church, mayroong isang tao, maliit yung turing niya, yung tingin niya sa isang tao? Amen. Kung di, basta may ganun ba? Wala, hindi ka pa tumatagal sa church, meron. Hindi dapat. Pero meron ganun. Di ba, hindi papakinggan, tatawanan, hindi kakaibiganin. Walang pakailan sinasabi, meron ganun. Again, dapat hindi ah. Pero may ganun. Kaya pinapalalaan sila, bakit sa palagay niyo papalalaan sila ng ganun? Walang ganun. Meron, nangyayari yun. Amen? Amen. So wag. So kapatid mo yan, wag mong tingnan ng maliit. Sa maliit na nga, si Pastor laging ganun eh. Pag nababanggit yung ganun eh. Anyway, because they're partakers of the benefit. So ano bang benefit ng mga anak ng Diyos? Spiritual, di ba? Bukod sa langit, maraming rewards. Ganyan po yan, pag magkakapatid. So huwag mong pandilatan, sabi nga nila. These things teach and exhort. Ano yung sabihin? Kasi ituro mo talaga. Okay, kasi ganito naman yung iba. Yung iba, ang turo naman, okay lang na meron akong kakilala ganun eh. Okay lang daw na sigawan ng boss yung kanyang nasakupan. Tama ba yun? Depende sa culture ng ano sa amin, bawal yun. Pero nangyayari pa rin. Kasi mahirap din kasi maging boss. May kailangan gawin. May matigas ang ulo. Either matigas ang ulo, hindi talaga kaya. Ganun eh, kaya nawawala ng control. So lalo na, pag mananampalataya ka daw, wag ganun. Tinuturuan tayo, sabi ni Paul kay Timothy, ituro mo to ha. Okay, kaya ako again, nakikita ko yung kamay ng Diyos dito kahit sa mga magandang company. Prinsipyo ng Diyos yun eh. Ina-apply lang nila sa ano nila at pinagpapala sila sa totoo lang. Kasi alam nila yung pag may conflict yung mga tao, kasi hahayaan mo lang, which is, naalala ko tuloy si, sino ba yung Apple? Napag-usapan lagi namin ni Brad kasi meron daw sa amin dati, ginagaya yun. Alam mo si Steve Jobs, magaling daw yan, di ba? May sure yan daw nagpa-unlad ng Apple. Siguro totoo, siguro hindi. Malay mo, demonyo nagpayaman doon dahil si Steve Jobs ay kung anong-anong ginagawang demonyo. Malay mo, di ba? Hindi mo alam eh. Anyway, isa sa mga pinapractice ni Steve Jobs daw, talagang pinapahiya niya yung tao, pinagkukumpit niya. Kunwari, itong dalawa, anong gusto niyong gawin? Kayo, kunwari, programmer 1 and 2. Maglabang kayo, ha? Pinakamabilis, pinakamagaling, ganyan. Pinag-aaway yun. At maganda raw yun, kasi talagang... Pero mag-aaway na yun, paano yun? Problema. Kaya hindi daw maganda yun, okay? Ayun ang sinasabi ng Bible, pero sabi siya, iba yung prinsipyo nila eh. So nagkakaintindihan ba, huwag kayong titingnan nyo yung kapatid nyo, or boss nyo, office mate nyo, okay? Nang pinandidilatan nyo, okay? At gusto ko lang sabihin na, kasi maganda yung mga nakikinig ko rin sa ibang pastor, napansin nyo ba, yung mga katulad namin sa amin, sa office lang kami, sino naiingit doon? Sino gusto ng ganun? O gusto nyo kayo nagmamaso ng ano? According sa survey nitong pastor na to, mas maganda pa rin minsan doon sa yung label talaga. Kasi bihira bakla doon una. Oo. Oh, bihira din na siraan doon. Meron din, pero bihira. Kasi talagang manual labor yun eh. Magkakaano kayo dyan eh. Kapatiran pa nga minsan. Kaya huwag kayong maingit sa amin. Sa amin, ang stress sa amin, yun na, mga bakla, saka politika, ganyan ang stress dun eh. Kasi nakaupo po lang, sari-sari na naiisip. Amen? Amen. So yun, so nangyayari yan, kung sakali mangyayari sa inyo yan, kontulin nyo, wag. Okay, gawin nyo, yung dapat nyo gawin, huwag kayong magpagalingan, magtulungan na lang kayo, lalo kayong pagpapalain ng Diyos, maniwala kayo. Yun ang totoo. Doon yung iba, pag nakita mo style sa iba, yumaman yung kasi nanira. Huwag ka nang gumaya. Una, Kristiyano ka kasi. Sa Diyos mo, ipagpa-Diyos mo yung pagpapala kung anong promotion yan. Amen? Amen. Tuloy natin. Kahit sa church, ganun din po yan ha.
Kaya wala naman akong trabaho, sa bahay lang ako eh. Ganun din. Yan ang prinsipyo mo, kahit sa mga anak mo, yun ang i-apply mo sa church. Ayan na, kung hindi kayo naniniwala, naniniwala ba kayo doon? Ayan, sinasabi na niya, kung hindi kayo naniniwala, okay, if any man teach otherwise, pag may ibang nagturo ng kabaliktaran, ano, and consent daw, consent not to wholesome words. So yung mga binanggit niya pa dito, ang tawag niya, wholesome. Alam niyo may wholesome? Buo, hindi. Ibig sabihin ng wholesome, maganda. Binanggit din niya sa mga salita ng Diyos, madalas, wholesome. Ibig sabihin, kay Jesus din. Ibig sabihin, nakakabuti. Tingnan ko nga. Nakakabuti yan. Wholesome. Kasi ngayon pag, alam niyo ba ibig sabihin ng wholesome ngayon? Ha, hindi bastos, parang ganun eh. Okay na rin. Pero kulang yun. Okay, tingnan natin. Wholesome. Wholesale, ano eh? Wholesome. Good for one's health and well-being. Okay? Ito na yun, tama. Promoting mental or moral health or well-being. Positive na positive, wholesome. Okay? Kaya tama rin sa amin, hindi bastos, tama rin yun. Kaya ngayon, yung mga pinag-sabi natin kanina na parang napaka-obvious naman yung basta, tuturo mo pa, yun yung sabi din eh. Kasi yung iba, iba ang utak. At sinabi nga dito, may iba nagtuturo, ganyan, parang Steve Jobs. Baligtad ang tinuturo, mag-compete kayo para magpagalingan kayo, para bandang uli makakuha tayo ng magandang produkto. Diba? Tama ba yun? Ay kung magkagalit na yun, no? Paano yan? Sira ang kumpanya nyo. Even the words of our Lord Jesus Christ. Okay, so sino nagtuturo nito? Yung verse 1 and 2? So si Paul lang, di ba? Pero hindi, sinabi niya, si Jesus din nagsabi niya eh. At tama po yan, pag tinignan mo yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos, ni si Jesus, yun din yun. Amen? Kung talagang mahina, tulungan, oh. Salita din pala ni Jesus yun. Kaya sabi nito, and the doctrine which is according to godliness. So, bumibigat, di ba? Yung mga tinuro natin kanina, tinutulungan mo yung iba, hindi mo sila tinitingnan ng pababa, hindi mo sila binababa, hindi mo sila minamaliit. At yung totoong boss mo naman, sinusunod mo, maganda raw pala yun. So, paano yan? Susundin ko na. Susundin natin. Amen? Amen. Ito na nga. Ngayon, sige, kung meron daw nagturo ng kabaligtaran, ano siya? Tingnan nyo. He is proud. Ayaw sumunod. Ako hindi ko mabilang yung instance na kitang-kita ko sa office especially. Ganun yun. Talagang pag-uusapan yung boss, ganyan. Karang sila yung pinakatanga. At normal sa atin yun. Pag-uusapan natin siya, di ba? Loko-loko siya, di ba? Normal yun sa maraming ano. Kahit sa church. Ah, banggit ni pastor yun eh. Si yung pastor daw minsan, pulutan daw sa ano. Hindi niya ba yun? Kasi siya pinag-uusay yung topic. Hindi sasabihin na, siyempre hindi namin sasabihin, ah, si pastor, ganyan, nakita mo ba yun, ganito yan, ganyan, ganyan. Awawang pastor, no? Pero nangyayari, again, dapat hindi. So, kaya gumagawa nyo, mayabang! Knowing not, eh, walang alam, di, matalino ko eh. Yan ang sabi sa Bible. At paano mo sa'yo walang alam? Eh, kasi nga yung mga basic principle, kinakalaban mo, katulad nung kanina Steve Jobs, pinaglaban mo yon. Eh, kaya nga gumaling yung Apple eh. Diba? Diba ang galing Apple? Mangopia lang yun eh, alam nyo ba yun? Ano rin nyo yung ano? Pero ang ganda, totoo rin yun eh. Ang dami nilang kinopia. Dapat nga kinasuhan sila dun, hindi nila sila kinasuhan. Yun ang totoo. Pwede mo sabihin, ano? Anong tawag dito? Pwede mo sabihin, hindi mo pwede sabihin swerte or something. But anyway, ito sabi sa Bible, kaya wag mo nang i-oppose. Amen? Pag nagturo sila ng ganyan, hindi yan ang tama. Sabi ito, mayabang yon, walang alam yon. Sabi diyan, but doting about questions and stripes of words. Ito na, paganda to eh. Sa church po, minsan, may mga ganito, ibig sabihin, natuto lang ng konti. Diba kayo, ang dami nyo natunan dito, diba? Actually, kahit isa, dalawang prinsipyo na matututunan nyo, napaka-ganda niyan eh.
Ang problema sa iba, lumaki agad ang ulo. Kaya ba't ang ulo? Yun nga, kalaban si pastor. Mali naman si pastor eh. Ngayon ako, pag may nakita kayo mali sa akin, pag-usapan natin. Never ko yan na bastusin kita dahil sabi ko, pastor ako, ano, mali ako, pastor ako. Diba, tinuturo nga natin yan eh. Kung talagang mali, pag-aralan, saan yung mali, bakit? Hindi yung, ilan taong ka na ba? Kaya kung nga minamak yung mga ganun eh, alam nyo, hindi ko gagawin sa inyo yun. Amen? Amen. Kaya, ito, so itong ginagawa ng iba, puro, pag sinabing doting about question and stripe of worry, sabihin, yung maliit na bagay, ano? Ano ba yung pwede yung ano sa akin? Kasi alas lahat kinocover ko eh. Ano yung pwede nyo yung ano sa akin? So, nasa music. Ano ba? Yung mga malilit na bagay ba? Ay, mali yan, ganyan yan. Kasi ganyan yan, sa'yo mo nang humarap. Diba? Ano pa? Wala akong maalala kasi nga dito kinocover natin lahat eh. Tsaka dito matagal dito yung ano eh, diba? Masakali lang na may natili sa utak niya. Pag laki-laki ko, abisaduhin ko yung Bible, mas magaling na ako yung pastor. Siya, ako kakalabanin yan. Kasi mas magaling ako dyan eh. Nakita ko ba yan? Di marunong magsalita ako. Magaling eh. So, yeah. Gusto ko lang sabihin dito again, yung mga tinuro natin sa 1, 2, and 3, huwag niyong i-oppose yun. Basic yun. Ginabi ng Panginoon yun. Hindi lang si Paul. At pinukumpara ka sa isang mayabang, walang alam, at ang... gusto mo lang pag-awayan, pag-usapan, walang kakwenta-kwentang bagay, na sinasabi niya. Kaya ingat ka doon. Siguraduhin mo huwag masabi sa iyo, pastor, ikaw, meron kang sinabing ganyan, sa ganyan-ganyan eh. Sino doon yung walang kakwenta-kwenta? Kasi ba sabihin niyo yung repent of your sin, maliit lang na bagay. Ah, sigurado ka, kaligtasan yun eh. Ay, ang free trip. In a way, oh, pero hindi pa rin sa panahon natin ngayon. At sinabi doon na, ang sabi doon, let no man deceive you. So, ibig sabihin, alam na agad niya, magkakalokohan eh. Tapos sabi mo, maliit na bagay. Sabi doon, wag mo nga hayaan, lokohin ka. Tapos naloloko yung marami. Ano sabi mo, hindi importante. Importante yun. So, siguraduhin nyo, ako po, hindi ako makipagtali sa maliit na bagay. Kasi nga, sinasabi dito eh. Never. Anyway, ano pa? Where of comments, strife, railing, envy, strife, railing, evil surmising. Ibig sabihin, hindi puro negative. Okay? Kaya iwasan nyo yung maliliit na bagay pagtatalunan kasi puro negative ang kalalabasan niyan. Hindi mo gustong magkaroon ng ganun. At maniwala ka, again, common yan sa maraming churches. Kasi nga, Bible yung pinag-usahan. Napaka-importating bagay dito eh. And therefore, iba, ewan ko, may mga tumutubong aywan dyan, sungay, talaga nagkakaroon ng ganung conflict sa church. Okay, kaya again, ako, sinusubukan ko i-cover lahat. Sigurado ako pag dumami-dami tayo, mahirap i-cover yan. Nagkakaintindihan ba? So, kaya nga tinuturo na sa atin ngayon pa lang. Pag meron nag-aaway dahil sa doktrina sa loob ng church, ano yan? Sa palagay niya tama yun? Positive yun? Okay lang yun, healthy, ano lang yun eh. Hindi nag-aaway, strife eh. Kung hindi nag-aaway, okay. Okay yun, nag-uusap lang eh, okay yun. Pero pag nag-aaway na, o bakit? Tanong. Hindi tama yun. May pinanggalingan yun. May isang mayabang dun o pareho sila. May tandaan nyo yan ha. Wala tayong kailangang paggawa yan. Pwede mag-usap. Pag dumating na sa... Pag-railing. Ano yung railing? Ayun, naabutan nyo. Mayroon tayong preaching sa railing. Kasi hindi yan common sa Bible. Common yan. Railing. Sabihin, pabalang sumagot. Ha? So, yung pabalang or... you know, kontra yung patotohanan. Hindi, iba to eh. Siyempre, railing ganun. Pero yun nga, kaya ginamit yung kasi, sino ba yun? Noun. Sino yung verb? Rail. Pangit yung dictionary na to. Rail. Sigurado ko lang po, no? Sa verb, yan, revile or scold in harsh, insolent, bastos. Okay, ganun po yan. Kaya, alam mo, pag nailigod ka Diyos, madalas mo nasaan yan. Ang ganda-ganda ng approach mo, babastusin ka. Kasi ramdam, may spiritual battle yan. Ngayon, nakikita nyo tayo nag-soul winning, di ba?
alam kasi natin, marunong na kasi tayo, kaya hindi tayo masyado nabastos, di ba? Pero may mga time pa rin na magkakaganon tayo. Di ba? Abusive language. So yan, pag nagkakaganyan na kayo, alam nyo agad na may something na, something strong. Tumigil na lang kayo, okay? Or open nyo kay pastor, okay? Evil surmising, ganun din yon. Ibig sabihin, hindi ba yan ang sinabi mo dati? Hindi yan ang sinabi ko, ganito. Hindi, yan ang sinabi mo eh. Eh, hindi niya, hindi yan sinabi mo. At therefore, ganyan ka. Therefore, ganyan ka. Ha, ganun na. Paano sabing ano ako? Tawa akong ganyan, kaso wala tayong time eh. Mayroon isang pastor na matapang lang naman siya, kinakalaban niya yung mali. Sinasabi lang niya yung mali. Kaso, nasaktan yung mga mali naman talaga. Eh sabi, Jesuit ka eh. Alam nyo yung Jesuit? Hindi nyo alam eh. Pare. Jesuit, ito po yung parang mas matindi pa sa pare. Ito yung mga parang, kumbaga sa Catholic Church, yung mga agent. Alam nyo yung agent? Mga spy, ganun. Yun yung pinakamatalino, pinakamagaling. Kung anong ginagawa nilang magaling. Yan po yung Jesuit. Okay? So, binuhin mo baptist, sinabihin ng Jesuit. Kasi ganyan yung tinuturo. Ha? Ang layo, pero kasi nanggaling yun sa ibang bagay na dapat pag-usapan, hindi na pag-usapan, and then, pag sinabi yung surmise, ibig sabihin parang sinamarize, yun po yan. Na-derive niya, kaso layo. At mali, bandang uli, mali yung kanyang pag-usuma, dahil nanggaling yan sa, ayan, sa yung napag-usapan natin kanina, ayaw lang pala sumunod. Mas gusto lang palang, siya yung mga pang-ibabo, mas magaling ako eh, mas matagal na ako eh, mas, naiwasan natin. Amen? Amen. Tuloy natin. Perverse disputings of men. Yan ha? Nakita siya. Palala ng palala. So, pag una, ayaw mo lang sumunod. Ba't ka hindi sunod? Kikita ka doon. Pero actually, nainggit ka na kung kanino. Ganyan po yan. Napakadalas mangyari yan. Tinatamad kayo ngayon. Yung makinig. Hindi kayo interesado. Laki na nawala sa inyo. Kasi dinidiscuss natin ngayon. Sigurado, may encounter nyo. Kahit saan, kahit sa trabaho, sa church, sa pamilya nyo. Kaya makinig, ha? Ito daw yun, ha? Both sa ibig railing. Perverse disputing. Ibig sabihin, talagang nag-aaway na. Wala nga kwenta-kwenta. Of corrupt minds and destitute of the truth. Pambihira, iba na yun, ha? Destitute. Ibig sabihin, alam nyo ba yung destitute? Ang picture lagi ng destitute is yung parang walang-wala. Diba, ang picture madalas niyan, ginagamit yan sa... Yes. Sa? Desert. Tama, diba? Hindi na nasa utak ko eh. Kasi pag nagbabasa kayo, ginagamit yan. So, desert, walang tubig. At pag sinabing destitute, walang wala. Kaya ngayon, uhaw na ako. Parang gano'n, ano ba yung nauhaw na ba kayo? Sinabing destitute, ito talagang walang wala. Kahit lagyan mo ng konting katotohanan, oh, nasa na? Wala, inabsorb na, nawalaan na. Ay, iwasan nyo yan. Again, hindi OA ang Bible. Then, winawarningan tayo. No, may sinasabi sa Bible na isa sa mga style, no, ng preaching tsaka ng mga naguturo is yung make evil. Ano ba yan? More evil, parang exceeding sinful. Okay, yung mga kasalanan daw, di ba, naalala nyo yung pag nagnakaw ka daw, putol. Ba't yung sama naman nun? Ganun ang ginagawa ng minsan ng teacher, ng preacher. Yung masama, pinapasama niya pa sa pandinig nyo, tama? Basta, sobra ka naman, di naman ganyan kasama yung mga bakla o yung mga ganyan. Di naman. Pinapasama nga lalo sa tingin nyo para lalo nyong huwag tularan. At namangit kanina, sa office mo, so wala nang nagaganyan ng ano, anong wala? So, statistics, ang dami niyan. Mag-office mate lang, iniwanan yung asawa, o sige, ilan? Napakadami. Anyway, so wag na wag niyong gagawin nyo para hindi kayo dumating dito sa ganitong point, no? Supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. So, supposing that gain is godliness, lalo na, alam nyo, lagi kinokot yan pag nag-uusap yung mga pastor, for example. Supposing that gain is godliness, ibig sabihin, yung iba kasi, kala mo muna, yung pastor, especially mga pastor, ganyan. Pag yumaman, o kaya kahit kulto,
nalang kayo sa iglesia kasi may mga nakakausap ko niya dahil sa forum iglesia ni Manalo. Hindi naman, pastor, masasabi lagi yan, hindi naman mayabang yan, bang yan. Nakakausap ka na ba? Diba? Eh si, nakalala ko tali si Jogs eh. Diba? Yabang, diba? Ganon din yung iglesia yan, forum yan. Alam niya, maraming makakabasa nun. Anong sinabi sa amin? Eh kami ang totoo kasi tingnan nakita nyo, pinagpala kami. Sabihin mo, kung usapan doktrina, sabihin, pinagpala kami, kaya kami totoo, ha? Eh, paano yung Mormon? Paano yung Catholic? So, kasi yung sinasabi, ito yung prinsipyo, okay? Supposing that gain is godliness. Dahil lang may pera, maka-Diyos na rin, ganon? Eh, sabi dyan, supposing, sabihin, pinagpapalagay. Obviously, hindi ganon. At alam nyo na yon. At ba't ganyan pinag-aaral natin ngayon? Kasi pwede rin dumating sa inyo yan. Kahit sa church mo, ganyan. Minsan payabangan, para lang masabi siya yung pinagpala. Dati, hindi niyo ako pinapansin. Ngayon, pinagpala ako. Maniwala kayo sa hindi. Ewan ko bakit gano'n, pero gano'n. At yun nga kasi, dahil siguro, minamalit din ng iba. Gano'n kasi yan eh. Parang chain po yan eh. Una, minaliit ni Stephen, si Christian, for example. Later, ito si Christian naman, pag hindi nag-ingat ha, yun yung sasabihin, gagawin ito, magpapayabang yan, kaya nga nausa din yung networking. Ba't ang dahil kumakagat nun? Eh, kasi mayayaman daw ako. Eh, tinitingnan ko, wala nga tumatanggap sa akin trabaho, pero sasabihin, mayayaman ako. Eh, kaya kong gawin yung mabobola lang. Kaya kumakalat yan sa church. Amen? Amen. Ayan, so hindi ibig sabihin mayaman, godly. Yun ang sinasabi dito. At pag ganun daw yun, kakaibiganin nyo pa, ito, ang dami opportunity. Napitin ng itong opportunity. Dati, ito yung network mo. Ngayon, iba na naman. Lapitin ka ng opportunity. Ganun ba yun? Baliktad. Naistipin yun, ha? Pero ganun yung napansin ko kahit saan. Kaya hindi tumatagal sa akin yun. Kasi nga, hindi ko naman binabastos. Kasi alam nila, hindi ako. Magkano lang to? Eh, sabi sa Bible eh, withdraw. Huwag kang lumapit dyan. Eh, basta kala ko ba lahat kakaibigan, wala ko sinabing lahat kakaibiganin nyo. Eh, sabi sa Bible eh, lalo na pag loko-loko yan, mukhang pera yan, iwasan mo yan. Ba't kaya kayo may iwas sa akin? Eh, lahat, inutakan mo eh. Diba? Parang yan again, nagtatalo yung utak ko kaya na eh. Sana totoo siya, kaso kaya sabi ni Mrs. hindi ito, iwan ko. Hirap maging pastor, natotoo lang. Kaya kayong example ko dun eh. Sabi ko nga, bira, member nga dito, walang-wala din, hindi ko binibigyan ng ngayon. Pinepresyohan ako. Ito kailangan ako, kailangan ko ngayon ng ganito. Sabi ko, sa iba na to. Anyway, so sana hindi natin alam. Again, kaya natin ginagawa yon, hindi mo alam. Amen. Anyway, pero yung mga talagang mukhang pera, yung iba dyan, talagang hindi na sila nahihiya. Alam sa networking, hindi na nahihiya yan eh. So, humiwalay kayo. Okay, punta tayo sa ating topic. Kaya tayo 12 minutes, okay. But godliness and contentment is great gain. Yung pinag-opposite niya. Yung mga gusto ng pera, 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 madaling umaman. Hindi yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Anong gusto sa'yo ng Diyos? Maging mahirap. Siyempre hindi, sa kanya nga lahat eh. Pero, ang paraan mo para mapunta doon sa pagpapala, again, kung iaalaw ng Diyos, ano, kontento ka na kung ano yung binigay sa'yo ngayon, sige, mangarap ka ng mas malaking sweldo, mas malaking bahay. Eh, siguraduhin mo na kalooban ng Diyos. Yan lang yan eh. Kaya iba na ano sa networking kasi mabilis. Mabilis na, ano sabi sa Proverbs? He that hasted to be rich had an evil eye and considered not that poverty, ano yun? Yun na yun. Come to him. Ganun daw yun, pag gusto mong kumita ng mabilis at madali, meron ka daw, duling ka daw, ibig sabihin. Hindi, ibig sabihin, evil eye, ibig sabihin, mali yung ano mo, pinag-usapan natin kailan lang ba yun. Last Sunday lang, di ba, yung eye kay Job, di ba? Yung bolero, di ba? Nasisira yung mata nung iba. Kasi binola, ganun din yun. Pag gusto mong kumita ng mabilis, ganun ka daw, duling ka daw. Hindi, hindi duling. Kasi evil eye. Ibig sabihin, hindi tama yung paningin mo. Amen?
So kaya dapat makontento ka kung ano man yan. Ngayon yung iba, katulad ka, nabanggit natin yung mga Facebook post nyo, di ba? Ay, ganito ako, ganyan ako, kung ano man yan. Mabilis ako yung mama, ganito ako, ganito. Hindi kalooban ng Diyos yun. Amen? Makontento ka kung anong meron ka. Sige, pagpalain ka, magsipag ka para mas, di ba? Mas bisita natin, syempre, mas meron kaysa wala. Pero, iwasan mo yung attitude na, at yun ang pupuntahan natin dito, okay? Bakit? Ba't hindi ako magkamadali? Gusto ko pera, gusto ko, di ba? Masarap yung pera, masarap pagkain. Pag nadadaan ako dyan lalo na, eh, lalo pag, muna tayo ng ano, di ba? Kami pala ni Steven, pag nagan, syempre, lagi kami dadaan sa, ano yung daan ang binabaha doon? Lilac Street! Ang daming kainan! Ano, sino ba kumakain dito? Isip-isip ko lang. Alam mo na, yung mga mayaman, hindi na maglasaing. Kasi kami, pati saing dito, nag-aaway kami. Pag, eh, mayayaman, o, Stephen, ano ka, galing ka school, dampot dito, ikaw, kain na tayo sa Vikings. Yan, mayayaman, ganun eh. Kasi nakakaingit na ewan, pero, ba't di tayo maghahapit para maging mayaman kahit masarap yun? Ay, basa nyo to. Ready, go! For we brought nothing into this world, and it is certain we cannot enter. Nakita nyo, pinokus tayo ng sinif ng focus sa atin ng Bible, yung mundo na to. Kasi pag puro dito ka lang, ang sarap talaga. Talagang masarap. Kaso, hindi tayo mananatili dito. At ilang taon nga lang, kala nang kausap ko noon, 50 na raw pala siya ako, pambira. Ewan ko yung Facebook page ko, puro ano. Siguro alam na yung edad ko eh. Tsaka yung mga friends ko rin, na alam mo na yung mga matandang ano, pinapakita yung mga matanda ng ganyan. Ang bilis ng panahon, oo nga no. Kasi pinapakita doon yung mga artistang dating inahangaan ng kasabayan ko, pambira, papangit na, tatanda na. Eh, gano'n na rin pala tayo, no? Lapit ko na, 43. Wow! Nung gantong edad ako, yung 43 para sa akin, parang tagal pa niya. Eh, ngayon, dito na ako. Yung mga kasama kong mga high school classmate ko, puro ano na rin. Gumaduate ng college yung aking anak. Tanda na namin, ang bilis. Kaya ngayon, huwag tayo mag-focus sa makamundo. Saglit lang yan, ang bilis lang yan. Mamatay ka rin, at pag mamatay ka na, anong magagawa ng mga ano mo? Yung pinaggagawa mo sa buhay. Sige nga. Yeah, nag-ipon nga ng ano. Matulad nung iba, yun nga, yung business mo gano'n sa Lilac Street. Wow. Imagine mo yung bahay nun. Isa mo upon tayo pag namatay. Sige nga. Wala na. Iiwanan mo. Saan ka na? Sa impyerno. Karamihan doon, impyerno. Sana hindi, pero yung sabi dyan, wala kang madadala. Wala kang dinala. Wala kang madadala palabas. Napakagandang prinsipyo. Medyo simple lang to pero kasi nga, minsan, kahit mga Kristiyano, focus sa mundo eh. Kaya pinalalahanan tayo. Hindi pa yan ang pinakamalala. Mamaya, ang ganti niya, alam mo yan eh. Wala kang dinala, wala ka rin dadala palabas. Ano dapat? In having food and raiment, let us be there with content. Masaya ka na dapat na may kinakain ka, may damit ka. At meron ka natitiran, kahit umuupa ka lang, at kahit kung ano man yan, masaya ka na dapat. Yan ang sabi ng Bible. Bakit di na pinipreach ng iba to? Kasi mga, kahit mga pastor, mga ano na rin. Hindi na kahit preach yung ina-offend nila yan kung sila ay, pag nakita mo, ha, na siya napakamagarbo. Amen? At lalo na, ginagastos sa inyo mga bagay na wala na kinakwenta, hindi na nag-soul winning, hindi na nahiya. Kain nandiyan ba tayo? Amen. At ang gusto kong sabihin dito, katulad nga niyan, eh pastor, ayoko talaga, sino bang ayaw? Parang yung kausap ko na naman, sabi ko, pastor ako, ayoko mamatay. Sabi ko, I'm sure, di ba? Kaya nga sinirang ko na eh. At tumantuwa naman siya. At kasi sabi ko, anong plano mo na? Iniwanan ang asawa mo, iniwanan ka ng ganyan, ayoko nang bigyan ng ganyan mo. Anong gusto, anong pinapalabas mo dito? Parang ganun, isip-isip ko lang eh. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko pala nasabi, pero sinabi ko na sa inyo, di ba? Sabi ko, pag nagkaroon ako ng terminal illness, ano sabi ko sa inyo? Nay, baybenta ba natin yung sasakyan? Terminal illness na ginawa ng Diyos sa iyo yun eh. Parusa na yun, either parusa pagsubok,
Huwag mo nang i-ano yung mga anak mo. Mga anak, bahala na kayo. Ay, benta natin lahat at mangutang pa tayo. Hindi na. Patay kong patay. Amen? Amen. At alam nyo yun. Naupot na nga tayo ng kusaan para mag-soul winning eh. At ultimo yung mga supposedly. Alam nyo ba na kahit alas, wala tayo halos kaibigan na ano, hindi ako umaasa na may mag-support sa akin. Bigla-bigla na, ay, pastor ka? I will support you. Wala akong inaasahan ganun. Kasi ginagawa natin kalooban ng Diyos at madalas ay hindi. Galit yung mga tao dyan. Kahit mga Baptist. Amen? Amen. Ay, pastor, wala nga. Meron doon. Nakita mo ba yung sinuport ng ano, Calvinist, oh. Ayaw mo noon? Ayaw ko talaga noon. At hindi ako papayag. May pagbula niya iba sa Calvinist. Ha, Koreano, ayoko na. Never! Eh, hindi ka magkakaroon ng malaking... Okay lang, contento na ako dito. Amen? Amen. Kumakain ako. Kahit maliit-liit tayo dito, lalaki rin to. Kung hindi, okay lang. Actually, tayo pinagpala na nga tayo kung para sa iba. Alam nyo ba yun? Kaya wala akong anong magreklamo, pero sa totoo lang, minsan napapaisip din ako kasi itong mga to. May kilala po ako, alam ko, medyo may something na, merong ano yun, may, baga sa character-wise, hindi, again, ayaw akong maghusga, pero naramdaman ko yun eh. May pagkakovetsos yung taong yun. Hindi ko na sabihin sa inyo kung sino, hindi ko alam, baka talagang pinagpala, pero panay ang post. Salamat sa Panginoon, may ganito ako ngayon. At may binabanggit ng mga pangalan, uy, may kinakamot. Eh, basta pag ikaw, eto na ito yung mga supporter natin, napansin nyo, ano ayaw magpakilala, yun ang maganda. At di ka makakita nun, ikaw nga hanapin nun, sana marami pa, no? Anyway, pero again, contento na tayo, amen? At yung gusto ko sabihin, bago akong makalimutan, no? Hindi ko sa pinupuri yung iba dito. At nakwento ko na rin dati si medyo mag-extend tayo ha. Kasi nga yun ang topic natin eh. Walang iyak ha. Pero ako naiyak talaga ako nun. Kasi may point in time, sabi nga sa inyo, kasi ibang kapatiran sa church nun, hindi mo nakikita yung buhay sa ibang paglabas ng church eh. So, yung iba dun, kaya nga medyo naiyak ako. Nung time na napunta ko yung bahay, maniwala kayo, hindi ko inaasahan ganun. Salamat sa Panginoon dahil hindi, itong mga anak ko, napakapalad eh. Kasi pastor dito, ganun din lagi ang ano niya. Itong mga anak ko, napakapalad. Ba't pa nagreklamo ka? Kasi nga may mga bagay minsan, hindi maintindihan yung mga taong pinagpala. Kaya kayo, dinadala ko yung saan-saan. Anyway, nago ko malimutan. Kaya naiyak ako kasi, hindi ko inasahan na ganun. Pag tinignan mo sa church, may dignidad siya. Hindi siya yung tipong, hirap lang ako. Nung nakita niyo yung bahay, sabi ko, ah, ganyan lang ako. Yung panahon na yun, parang binuos ng Diyos yung aral. Hindi ko inasahan yun. Yung taong to may dignidad kahit, hindi, bagay, iba sa inyo, makaka-relate nga eh. Yung bahay na Kuya John, ang laki nun. Ang laki nun. Ano, paano ilan sila, lima sila magkakapatid? Paano yun? Na-imagine ko pa lang, di ko ma-imagine eh. Pero magaling sa klase. Ano nangyari yun? Ewan ko ba? Iba, minsan iba-iba rin ang blessing eh. Amen? Kaya gusto kong banggitin dito, pwede kayong maging blessing sa iba. Amen? Amen. Matuto lang kayong makontento. Kaya isa yung sinasabi ko lagi sa inyo, isa yung sa mga talagang binuhos ng Diyos ang aral sa puso at isipan ko nun. Yung time lang na yun, kasi isang beses, kasi hindi kami masyadong lumalabas eh. Pero nung time na yun, lumabas din kami. At nadaan nga tayo kina sister ganyan. Ano, ito mo na yung bahay, hindi pa po. Pagpunta na sabi sa inyo, talagang para akong ano eh. Para akong tiniris. Kasi ang palad ko pala na bato yung aking ano, semento yung pader namin. Amen? Sino hindi pa nakapunta dito kina daddy? Tapos kamay. Kahit pa paano, di ba? Bato. Yung sabi, pag tinadya ka mo, butas eh. Nakakawa, pero blessing sila sa church yung time na yun. Amen?
Bagay sinabi yung kasi ito sinasabi ng Panginoon, makontento ka, pwede ba? Makontento ka. Alam niya, ginagawa niya. Hindi yung tipong, nga, mamalimus ka na para ginagawa ng iba. Anyway, ito na. Bakit ka makontento? Kahit wala, parang wala ka. Kasi sabi dito, yung mga gustong yumaman, sila yung nahuhulog. Eh, hindi, pastor, siyempre, pag yumaman ako, siyempre, alalahan, hindi mangyari sa akin yan. Pero gusto ko lang maging mayaman ako, di ba? Para pag ito sa inyo, again, sa church ko natutunan lahat, may mga ngako dyan, pastor, maka-abood lang ako. Ganito yung bibigay ko, binibilangan na si pastor. Ang problema nga, no, kasi si pastor yung ginamit na daan doon, para ganun. Kaya parang yung kausap ko na naman, ganun agad, pastor, pasok mo lang ako ng tabaho. Yan sabi ko lang, hindi ka mawala ng trabaho kung gusto mo. Oo nga, no? Buti naisip. Kasi dapat, di ba, dapat sustainable yung buhay mo tsaka yung income mo. Oo nga, no? Di ba naisip? Kasi medyo sanay din siya ng ano, mapera daw dati siya. Anyway, mag-try natin. Ito na! Bakit dapat kang makontento? Dapat huwag kang gusto mong mabilis yumaman. Kasi ang kayamanan daw, especially sa mga mananampalataya tinutukoy dito, ha, mahuhulog ka. Sino nahulog dito? Ayoko nang pakita sa inyo, pero itong mga hapon, mayroon dami. Sorry, mag-extend tayo ng konti. Ha? Pasayain ko na lang kayo konti. Total, gabing-gabi na. Ano nang gagawin? Itong mga hapon, natawa ng Stephen eh. Alam niyo ba yung mga prank na ginagawa nila? Huwag niyong gagawin ha. Pero hindi niyo magagawa yung kasi talagang ginastosan nila yun eh. Ginagawa nila yung elevator. Loko-loko ito ang hapon eh. Para lang may mapagtawanan sila. Kunwari elevator. Pagpasok mo sa elevator, ano? Bigla kang mahuhulog. Eh syempre may camera. Makikita yung itsura mo. Loko-loko itong mga ito. Pero bakit ko nabanggit yun? Kasi, ano yung sabihin ng mahulog? Bigla-bigla, hindi maganda siyempre yung huhulugan mo. Ngayon ito, prank yun eh, kaya medyo maayos ang huhulugan. E paano pag talaga nahulog ka sa kung saan? Katulad yung anak ko, sabi ko, huwag kang akyat ng akyat. Eh mga bata, ganyan kasi. Sino yung nahulog dito? Sa tulay. Hindi. Alam niyo na ba yung nahulog sa tulay? Wag ganun ha. Pero hindi, literal muna. Ako di ba na nahulog ako sa kahit saan. Ang sakit, di ba? Alam nyo, ganun yung sinasabi dito eh. Kaya gano'n, no? Gusto nyo mong maging mayaman? Pag may nag-offer sa'yo, isang linggo lang, bigyan mo lang 1,000 ngayon, next week, 3,000 na yan. Pag naniwala kang tanga mo. Pero ang dami na iniwala. Paano ka naniwala doon? 1,000, magiging 3,000. Kasi may mga pinag-explain siyang ganyan eh. Tanga-tanga ka lang eh, actually. Kasi gusto mong maging mayaman ng mabilis. Yun ang sinasabi dyan. Dapat, ang kikita mo sa utak mo yun, kung paano kayo kikita, ganito, kailangan magsipag ka, kailangan, ganyan, mag-upuyat ako ng ganyan. Ganun, dapat nakikita mo. And then, posible, hindi yung, paano nangyari yun? Hindi, sabi niya eh, ganun daw yun. Okay, at again, ha, kaya pinapaulit-ulit natin, ang dami na uhulog dyan. Again, unfortunately, pati yung mga taga-church. Kasi hindi tinutumbok to, yan ang sabi dyan eh. Kaya sana, inaasahan ko, yung mga dito ha, hindi na kayo mag-networking, Axie, kung ano man yan, Bitcoin, kung ano man yan. Ha? Stocks. Ano pa? Lotto. Ha? Ganun din yun eh. Gusto mo maging yumaman agad. At again ha, katulad ng illustration natin sa nahulog, masakit di ba? Ano una malalaglag? Depende, pero madalas, tingnan nyo nalang yung fail army, mukha talaga eh. Kasi mabigat ng ulo mo, di ba? Ganun din dito, magaling talaga yung station ng Bible eh. Ang sakit niyan. Di ba? At sabi pa dyan, destruction and perdition. Eh, malintindi yung perdition. Kaya sabi ko sa inyo, kahit mananampalataya o hindi,
Again ha, kunwari lang, for example, talagang manluloko yung kausap namin. Sana hindi. Kaya hindi na lang magtataka kung oo. Kasi kung wala ka na mapagkita ng iba, ayaw magtrabaho, manluloko ka talaga. Ayaw mo magano, ayaw mo magsipag, magpapawis. Perdition ka, distraction, sirang-sira ka. Gusto mo ba yun? Ni ayaw, trabaho lang ako sa'yo. Eh, ayaw ko sa'yo. Natrabaho na nga ako. Hindi, kilala kita eh. Gusto mo ganun? Dumating ka sa point na ganun? Na, ayaw mag, hindi, mag-aaro lang naman. Ayaw kita. Baka na, pati pala, nakawin mo eh. Diba? Ang hirap ng ganun. So, wag. Mahalin ang pera. Kaya ito, tapusin natin. For the love of money. Kasi minahal mo yung pera eh. Yan ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-iingat kayo dyan. Kaya nabanggit ko sa inyo kahit yung mga pastol, di ba? Isa sa mga hinahanap kung talagang gusto mo maging pastol in the future, for example, at kahit ano ka pa, dapat yung nganakaw, manluloko, dapat aloof ka dyan. Ayaw mo nyan. Nandidiri ka dyan. Ayaw mo. Galit ka dyan. Dapat ganun. Hindi yung tipong, galing ginawa mo. Ang discarte mo ha. Madiscarte. Hindi giningitaan yun. Amen? Amen. So yan na, example niya. Marami nang gumawa niyan at dutulad ka pa. At sabi yung coveted kasi gusto mo ng pera, gusto mong pera. Ah, gumaduate lang ako dito, magbibigyan daw ako niyan. Buti nga, umbigyan ka pero madalas ay hindi. Hindi pwedeng walang kapalit yan. Maniwala kayo, lalo pag baptist ka. Pag nakitang pure ka, pag interesan ka niya, maniwala kayo. Lagi nang sasabi sa inyo eh. Kayo, lahat kayo. Kasi kahit si EG, yan. Lalaki ako eh. Pero ang tingin sa'yo ng mga kulto, para kang precious na gustong-gusto kang silain. Oo. Oh, lahat kayo dito, basically. Lalo si Jamie, lahat kayo. Si Julia, lahat kayo. Si Rafi. Si Rafi, yung Bible lang. Yan. Pera natin yung tabawang ano, nakaupo lang. Pero malaki. Ganun, pinagbabala, pinagpaplanuhan na kayong demonyo. Alam nyo ba yun? Pero pag alam nyo to, ang layo pa nyan. Alam mo na. May opportunity, open-minded ka ba? Yan ang mga ano yan. I'm sure ngayon, alam na natin, tinatawa natin. Pero makakaisip at makakaisip yan. Ng bagong paraan. Ngayon pala, nausod yung ano daw, di ba? Scam sa... Ano ba kayo? Sa Facebook. Ayun, mga, sinong Facebook ng Facebook dito? May mga ano doon, no? Oh, ilang oras lang ikita ka ng ganyan. Wow! Diba? Nabalita na sila. O dapat lang naman, mga task daw na... Walang graduate. Wala ka? Wala ka pinag-aralan? Pwede ka din kumita. Galing, oh. Hindi ko alam kung ano. Kasi hindi ko lang pinindot yun, eh. Alam ko scam yun, eh. Pero siguradong scam yun. Okay, so mag-ingat. Sa, huwag niyong mahalin yung pera, gamitin niyo lang, okay? Yung pera, kalooban ng Diyos, kumita ka, gamitin mo yung pera sa dapat mong paggamitan, huwag mong mahalin. Okay? Kasi marami na, mga Kristiyano po to, nagkamali daw, sayang na sayang, di ba? Kristiyano ka pa naman, ikaw yung, ano, nabanggit ko na sa inyo, di ba? Pero mabanggitin ko ulit, hindi ko na sabihin yung sino, pero nangyari ito. Okay? Kristiyano to, nabalita, wanted. Piluin mo yung ano, ikaw, ano, Rapi, gusto mo yun? Sa mga balita, eh, lalo ngayon, Facebook ngayon, di ba, ang dali? Eh, nakita kita yung mukha, si Rapi to, wanted. Kasi nanloko ng 1,000,000, ganyan. Nakakahiya naman, amen? At sinabing, they have heard from the pain, and parang tinusok mo yung sarili mo. Katulad nga nun, kaya hirap na hirap yung bumangon, sana nakabangon daw, nagtago kung saan-saan magpunta, ang hirap na, di ba? Nagtago-tago, kala mo madali yun. Eh kung papatay ka nun, di ba? Inutangan mo, tinakbuhan mo, 1,000,000. Kung papatay ka nun, di patay ka na, pahiya ka pa, pangit pa nung ano mo, di ba? Eh, pagsaka na lang, magpapastor ako. May maniwala kayo sa'yo. Gusto ko na talaga magbago. Saka ka pa magaganon eh. Ipuhunan mo na yung buhay mo. Amen? Amen. Salamat ako. Narinig ko nilang po ito. Natutunan ko lang sa mga nag-preach pa. Salamat doon.
Kasi sa totoo lang, hindi mo rin agad makukuha eh. Kung kwento-kwento lang. Pero yan, salamat nga, nakikinig kayo mukha. Amen? Amen. Sana hindi natin mali ng pera. Amen? Kumita tayo, magsikap tayo, gamitin natin pera, pero wag mong para kang sa cartons na may dollars, ano. Okay, tama na po yun. Let's pray. Lord, maraming salamat sa aming topic ngayon. Very, sabihin natin, kilalang topic, Panginoon, pero dinideny ng iba. Nakita namin sa NIV, Panginoon, dinideny nila to, pero ito yung katotohanan. Nawa, makaiwas kami, umiwas kami dito. Isa sa mga Ten Commandments. Umiwas sa pagiging covetous, Panginoon. But, I pray na lalo ngayon na medyo natutukan namin sa inyong salita, Panginoon, na naka-devote sa ganitong klase ng topic, Panginoon, pagtrabaho, pagiging maingitin, Panginoon, at kabaliktaran naman ito, yung maganda is maging kontento. I pray nakuha namin ng lesson, Panginoon, at alam na namin, ang gagawin namin, kung dumating ang blessing, salamat, kung wala, nakontento. Alamin din namin kung paano kami pagpapalain, ito po yung pagsunod sa inyo naman lahat ng pagpapala. But kung ano po binibigay niyong malinaw sa amin ngayon, gamitin lang namin sa tama, Panginoon. At again, napakabilis ng buhay. Wala kaming dinala dito, wala kaming dadaling palabas. So, nawa ang aming puso't isipan, nakafocus sa inyo, sa inyong gawain, Panginoon, sa inyong kalooban. At yung blessing, Panginoon, ay bonus na lang, Lord, kung meron talaga. Kung wala ay ang kamunduan, Panginoon, ay minsan gusto nyo kaming mag-enjoy sa mundo, pero hindi na kami focus. Masalamat kung may blessing, but kung wala, Panginoon, yung mas maganda at mataas na blessing aming focus at i-attain, Panginoon, at sundan at i-pursue, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen.